Hello guys, welcome back nga pala sa ating channel guys. Pasensya na kayo at medyo nabitin yung video natin kanina kasi nga nasira itong ating caliper, kaya di ko masukat sa inyo yung mga binago nating modification, di ko maibigay sa inyo. So ngayon, ang hiram na muna tayo sa tropa ng kanyang caliper para maibigay ko sa inyo ang tamang sukat ng aking ginawa. Bago natin umpisahan guys, nais ko munang i-shout out si si Reed Best, Nerkis TV at si Mangkanor. Shout out sa inyo guys. So halika guys, umpisa na natin pagsusukat. Umpisa tayo dito sa crankshell. Itong crankshell natin guys ay bali pinalakihan natin itong butas na ito guys. Ito, nakita nyo ito, pinalakihan natin ito para magkasya itong block ng Trader 150 Ito siya, patin ko ha. So ayan guys, bali 72mm siya guys, 72mm. Kasi ang alam ko 70mm to, 70mm ang stock nito eh. So 2mm lang nadagdag natin dyan, naging 72mm siya. So yun lang naman ang binago natin dito guys. Tsaka ito guys, yung daanan nga pala ng oil. Ito, makikita nyo ito, ayan. Mapapansin nyo, lahat ng may push rod na engine ay may makikita ka ditong parang rematchi, no, diba? So yun ang tatanggalin mo doon, tapos lalagay mo ng thread na 516 para itutornilyo mo siya, tapos lalagay mo ng butas, ito babarinahin mo para mayroon ka ng suksukan ng hose para dadaanan ng langis papunta dito sa cylinder head ng Raider 150. So dito siya dadaan guys, aakit siya rito. So yun, yun lang naman. Dito tayo ngayon sa ating crankshaft. Ito yung crankshaft natin, ito nga yung nabanggit ko na kanina sa unang video, stock crankshaft ito ng Skygo 150 stock bearings. So bali pinalitan lang natin yung connecting rod yan. Tapos ito guys, yung pinalitan lang natin is yung connecting rod nga, tapos ito guys, yung ginamit kong timing sprocket is pang actually hinahanap ko talaga dapat noon pang pang smash 115 dahil yun talaga sana ang kasukat. Wala akong makita, kaya napilitan akong gamitin ko ay pang XRM 110. Kasi din naman natin pwedeng gamitin ang mga pang XRM 125, Wave 125, Raider 150 dahil hindi to nahuhugot guys sa ganung mga motor. Nakadikit talaga sila, as in hindi siya nakapress. Ito nakapress lang kasi ito sa mga XRM. Kaya no choice tayo. Kung hindi ka tulad sana ng smash na nahuhugot yon, kaya pwede natin sana ikabit yon. So ito guys, pang XRM 110 to. Bali ang ginawa ko ay hinugot ito. Ito yung tuloy, ito yung timing gear dati ng push rod. Ito original niya na timing gear. Ito nakikita nyo ito. Bali pinatanggal ko lang yung ngipin, yung mga paslat ng ngipin na yan, para madali mong maipasok si timing chain sa loob. Pag nasa loob na ito, madali mo siyang maipasok ganun, para hindi siya sumikip pa ganun. Parang pinaka purpose na ito, parang pinakalak na ito, para hindi din ito umisod ang ating timing sprocket So ito guys, susukatin ko kung ilan ang pagitan ng gear at ng bearings para alam nyo ha. Susukatin ko na guys, susukatin natin mula kanto ng bearings hanggang sa may pagitang gitna ng timing sprocket. So ito guys, ayun guys, 10mm ang pagitan niya guys. So 10mm ito, mula rito 10mm, yan na yun, saktong clearance na yan dito guys, saktong kumbaga sentro na yan ng kadena. Papabawasan pa to, papabawasan para magkasya itong engine sprocket, timing sprocket natin. So di natin ito pwedeng ibahin ang sukat nito, kaya hahabulin natin to. Medyo masikip to. Ang alam ko kasi 20mm lang to bago ang 22 ito, pagkakatanda ko 22, teka titignan ko uli ha. So ayan, 22 nga, bago ito ay 20mm lang. So nagbawas pa kami dito sa machine shop ng 2mm para magkasya siya. Tapos inipit na lang namin ito, parang kumbaga secured yung lock nya na hindi to gumalaw.
So yun lang yung guys, ito ang pagkakating dito ay pass lang to guys ha, para hindi tumama yung kadena rito, hindi sumayad sa crankshaft. So ayan, hindi siya sumasayad. Ayan, tapos ito guys, ang ginamit ko nga palang timing chain, dahil nga ang ginamit nating timing sprocket is pang XRM 110. So ang ginamit ko na rin timing chain is pang XRM 110. Bali bumili ako 2 piraso ng timing chain, tapos pinutol ko at dinugtungan ko. So ang dugtong ko nito, kailangan guys meron kang chain cutter para secured yung ano mo, timing chain mo pagbabalik mo. Madali, pupukpukin mo lang naman yan pag ilalak mo na eh. So bali ang bilang nito is 122. 122 to lahat guys. Bibilangin mo isa-isa yan, 122 yan, ikot. Yun lang guys ha. Tapos ito nga din guys, yung timing, yung gear, cam gear, yung cam gear na yan ay ginamit ko pang XRM din. Paring ang ginawa ko, pinamachine shop ko rin, pinagaya ko yung stock ng Raider. Kung anong hubog dito, pinabutas dito para magkasya siya. So pang XRM tong parehas yung mga gear na yan ng cams, XRM lahat. Ngayon kung may makita naman kayong pang smash na timing sprocket, eto may makita naman kayo na to, may makita kasi inyo na timing sprocket ng smash, eh mas maganda dahil ang gagamitin yung timing chain is pang Raider 150 na talaga, wala na kayong babaguhin, pati sa cam gear pang Raider na din, wala na rin kayong babaguhin doon. So guys, dito naman tayo ngayon sa black, cylinder block. Yung cylinder block natin, ang standard na tindig ng cylinder block is 65mm guys. 65mm siya. Pag sinukat mo siya ng caliper, paganan. So, ang nangyari dito guys, pinamachine shop ko to guys, ginawa ko na lang to siyang 62mm. Ginawa ko siya 62mm, pinabawasan ko siya sa machine shop dito para mailagay ko itong ating steel plate. Kailangan kasi natin itong steel plate guys para matakpan niya itong crankshell guys. Ah, ito. Para matakpan niya yan. Yung malaking butas na yan ng crankshell pinagdadaanan ng cam lube, no. Yan. Para matakpan niya ito. Ito pag ganun yan, no. Yan. Para pag ganun. Para matakpan niya guys. Lumiit yung butas, di ba? At sumakto siya rito sa butas na ito ng black. Yan. So, ang kapal lang ng ating ano, ating crank steel plate is 1 2 3 3mm guys. Ang kapal nito ay 3mm, binawas natin is 3mm. So, bali, bumabalik lang siya lahat pag sinukat natin is 65mm pa rin, di ba? Kasi binawasan natin ng 3, naglagay naman tayo ng steel plate na 3, hindi 65 pa rin. So, yun pa guys, ito pala, huwag nyo kakalimutan sa black. Itong side nito, ito, itong sa return ng oil. Kailangan butasan nyo yan, ito, sa gilid na yan, yan, lagyan nyo ng kanal, ito, ito. Kasi, matatakpan siya ng steel plate. Matatakpan siya nito, ano, ito. Basta matakpan siya ng steel plate, hindi makaka-return ang ating oil na manggagaling dito, ano. Hindi makaka-return, kasi wala siyang ibang dadaanan kung matakpan siya nito. So walang return. Kaya ang mangyayari, tatakpan, bubutasan natin ito guys, ito. Yeah, yeah, nakita niyo 'yan, oh, ayan. Bari grinder ko 'yan nakapraso diyan para dumaan lang yung oil. So, yun guys. Yun lang naman ang binago ko doon. Dito naman sa head, wala na tayong binago eh. Plug and play na 'to sa block eh, 'di ba? So, kung mayroon pa mang kayong ibang katanungan guys, eh paki-comment down below na lang. At susubukan kong sagutin kung ano man yung mga katanungan nyo pa na hindi ko pa nabanggit. So sana guys, matulong ang video na ito sa mga nais mag convert sana maging malinaw na sa inyo lahat ang aking itinuro. Sana malaking tulong to sa inyo guys. So kung nagustuhan nyo ang aking video guys, paki like, share and subscribe na rin guys. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat.